Ganyan. Medyo mainit na. Mainit na nga. Hey guys. Kami sa Mamsar Beach. So ito, behind the scenes ng maternity photoshoot ng aming co-office mate si JayAnne. Ayan sila. Kasama niya. So parang you're holding hands then walking slowly. Wait. Cooking each other. Simula pa naman ako as iba ko lang but nag-ano sa akin yung mga portrait prenup sa maternity may nag-invite lang or nagpapa-prenup nagpapa maternity photoshoot. So in preparation na ginagawa ko, una pinapag-decide ko yung client kung anong location ang gusto nila, kung ano nilang anong gusto nilang kalalabasan ng prenup nila or yung photoshoot nila. So kung nakapag-decide na sila ng location, so syempre i-check natin yung location kung saan magandang ano background na walang masyadong tao, kasi mahirap na pag ang background maraming tao. Tapos yung lighting, kasi pag nag-photoshoot ka kailangan kasi maganda yung lighting na hindi masyadong ano yung ilaw harsh or yung insakto lang
good time for the day pag umaga is mga 6 o'clock to 9 o'clock. Pero ngayon, medyo nag-photoshoot tayo ng 10:30 na. Oh, so yung mga shade na lang yung ginagawa natin na hahanapan natin ng location. Yung maganda yung shading kasi pag doon tayo tirik ang araw, di ang kalabasan puti yung background mo. So kailangan kung doon man talaga sa tirik ang araw, kailangan pa ng mga editing doon. Okay. So about naman sa dalawa yung camera ko. Ito kasi is I'm using 50mm. 50mm naman, ginagamit ko to is kung gusto mo yung nakafocus lang sa isang tao, yung parang may focus ka, tapos na gawin mong sharp yung subject mo. Tapos yung background mo, pwede mong blurred. Oo, parang naka-blurred siya. So, yun. Yung isa naman, pag couple sila or gusto mong kunin yung background na maganda kasi yung background or marami sila, so ginagamitan ko to ng 24-105 para parang wide angle. So wide angle pari kita yung background na maganda. Okay, so kaya palagi ito yung ginagamit ko, dalawang camera para hindi na ako magpapalit-palit pa ng lens. So kung isa lang focus, ayaw mo ang background, i-blurred mo, so ito 50mm. Kung gusto mo naman yung background para makuha mo ang lahat, wide angle, so ito, isa ginagamit ko. Okay, pangatlong tip naman, yung kailangan yung suot. So, sinasabihan ko yung client, example, prenup, yung suot nila. Kahit anong gusto nilang isuot, basta lang sila ng couple. Kung couple sila, parang nagbe-blend yung kulay nila. Hindi naman yung lalaki is naka-pula, yung babae is naka-blue. So parang hindi siya nag-compromise. So kailangan naka-blend ng yung kulay na bagay siya ng dalawa. O kung sa maternity naman, sinasuggest ko sa client ko is yung medyo soft color lang. Light color kasi pang baby o ganun, parang soft color, hindi masyadong dark. So, yun. Yun, kailangan nga yung time of the day. O, isa na yun. Lighting. Kung medyo gusto mo ng, kaya may dala-dala rin akong it's either flash or yung reflector. Kasi pag pinapapwesto ko yung client na may magandang position, location na medyo naka-shade talaga siya, na walang masyadong ilaw, so ginagamitan ko siya it's either reflector or flash. So yun lang. Minsan naman pag nakatirik yung araw or against the light ka, kailangan ko rin gagamitan siya ng flash para nag-ano yung light, parang inaano mo, nilalabanan mo para magiging clear naman yung subject natin. So as of now sir, yun lang muna. Sa susunod, kasi marami pa akong experience na ikaw mo, marami akong kakaining bigas sa photography. So yeah. Okay. Thank you.